Puri ng Diyos, puri ng ating Panginoon. Busy ka ba? Ano ang priority mo sa buhay? Sa Ebanghelyo ngayon makikita natin ang magkapatid na si Martha at si Mary. Itong si Martha, trabaho ng trabaho dahil nga bisita niya si Jesus at ang kanyang mga alagad. At itong si Mary naman ay nakinig na lang kay Jesus. Naupo sa harapan niya at nakipag-usap kay Jesus. May mga bagay na gusto ng Diyos na ipaalala sa atin sa Ebanghelyo ngayon. Una, yung ano ba ang mas mahalaga sa iyo? Yung gawain o yung relasyon? Ang paalala ng Diyos sa atin ay, oo nga, meron tayong mga responsibilidad, mga gawain. Pero mahalaga pa rin na palalimin pa natin ang ating relasyon sa Diyos. Makilala natin ang Diyos para malaman natin ang kanyang kalooban at tayo ay kanyang magabayan. Pangalawa ay bigyan natin siya ng panahon para kausapin. Kaya napakahalaga itong dasal na bago tayo magsimula sa anumang trabaho, anumang plano sa buhay, kailangang maupo muna tayo at kausapin ang Diyos kung ang mga ito ba ay umaayon sa kanyang kalooban at kung ano ang kalooban ng Diyos. Kaya napakahalaga yung ginawa ni Mary na nakinig muna siya. Pinakinggan ng Diyos at pinuri, binigyan niya ng panahon ng Diyos. At panghuli, ito yung pagtutuwid ng Jesus sa mga taong hindi alam kung ano ang priority sa buhay. Minsan tayo ay kinakausap ng Diyos, pinapaalalahanan ng Diyos. Minsan, sabi ko nga, kung ikaw ay nagkakasingit, maaring paalala na rin ng Diyos sa atin na ang pinakamahalaga sa lahat ay yung meron tayong panahon para sa Diyos, hindi yung trabaho ng trabaho, yung gusto natin laging nauna, laging nasa huli ang Diyos. Kapatid, ito ang mahalagang paalala ng Diyos sa iyo at sa akin ngayon, na ang priority natin ay palalimin natin ang relasyon natin sa Diyos upang ang lahat ng gagawin natin ay umaayon doon sa kalooban niya. Kaya napakahalaga ang Ebanghelyo ngayon, ang mensahe ng Diyos sa atin. Ganito tayo kamahal ng Diyos. Mahal ka ng Diyos, mahal ako ng Diyos. Bukas muli, meron siyang magandang mensahe. Kaya ipagkalat natin itong mabuting balita. Ang Diyos ang mabuting balita. Isang mapagpalang Martes sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay, kapatid. God bless and God is good.